Nakaka-stress na nga ang tagal ng mga transaksyon sa LTO kung minsan natatapat pa sa mga masusungit na empleyado. Ang mga ganitong reklamo pwede nang isumbong online. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard De La Peña. Maaga nagpunta kanina si Cheryl sa main office ng LTO sa Quezon City. Kailangan niya magparenew ng driver's license at certificate na requirement sa pagpunta niya sa Canada. Pero ang simple sanang proseso, labis niyang ikinastress. Ang nakatransaksyon niya kasing tauhan ng LTO, mukhang hindi raw maganda ang gising. Doon sa luma ko, wala kasing nakalagay doon ng barangay, kung ano yung barangay ko, na hindi ko naman nakasalanan kasi na-print last time eh. Tapos sabi ko, barangay Ibu na po yata, kasi hindi ako sure eh, doon sa luma. Tapos sabi niya, ano ba talaga ate, ano bang barangay mo, Ibuna is yung street mo. Pwede naman po bang sabing maayos yun? Dapat mag-adjust din siya kasi hindi lahat ng tao pare-parehas ang ano eh, parang pakiramdam sa umaga. Merong may pinagdadaanan, merong masaya. Gusto raw sanang magsulat ni Cheryl sa survey form ng LTO para magreklamo. Pero? Sabay abot sa akin ng survey form. Actually, gusto kong i-disagree lahat eh. Ang worry ko, baka naman ipitin yung application ko. Hindi naman daw lingid sa kaalaman ng LTO ang mga ganitong insidente. Kaya sagot nila sa mga gaya ni Cheryl, isumbong mo kay Chief. Alam po namin sa LTO na medyo meron po kaming pagkukulang at malaki pa po ang aming kailangan i-improve pagdating po sa customer service namin. Nais po namin humingi ng tulong sa publiko. Sabihin niyo po sa amin kung saan po kami kailangan mag-improve. Ituruan niyo po kami para po sa ganun, alam po namin kung paano namin mapapaganda po yung pagpapatakbo ng aming ahensya. Sa mga gustong magsumbong, simple lang ang kailangan gawin. Iscan ang QR code na makikita sa mga tanggapan ng LTO. Kapag na-scan na, dadalhin kayo nito sa isang online form. Dito niyo pwedeng idetalye kung saang tanggapan ng LTO nakipagtransaksyon at kung ano ang inyong reklamo. Meron rin po tayong internal process kung paano po yung handling ng mga complaints. So, syempre po, depende rin po sa workload na matatanggap. And we will adjust our manpower if necessary to accommodate and to address the different concerns na marireceive po natin. Bukod sa pagpapabuti ng kanilang serbisyo, makakatulong din ito para masawata ang mga fixer. By having this in our offices, this will serve as a deterrent. Maski pa paano para po dun sa mga tao na umaaligid sa aming mga opisina dahil po pwede pong ireklamo ng mga tao po na nagtatransact sa LTO kung meron po silang ma-encounter na fixer. Tiniyak naman ng LTO na hindi nila ilalabas ang pagkakakilanlan ng mga magrereklamo. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard De La Peña, News 5.